So, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa paggawa ng wine. Nasisimulan natin sa pag-blend o pag-dudurog ng ating mga prutas. Ang atin naman ngayong gagawing wine ay fig. Ito yung tinatawag na igos. So, meron tayong na accumulate na siyam na kilo ng figs, ano? So, ito ay gagawin natin ngayon na fig wine. So, magsisimula tayo sa paggigiling ng ating mga bunga ng fig na ating ipinorosin, ano? Yan. So, pinorosin natin ito. Nakakakuha tayo ng halos isang kilo kada araw. So, ito yung mga figs natin, ano? Meron naman siyang malaki, merong maliit din, katulad nito. Medyo malalaki ang bunga. From medium, ano? Mostly, ito ay Australian Flander, Texas Blue, and Iraqi bunga ng Iraqi figs, ano? So, ito yung mga kung mamungang figs ay continuously, ano? Hindi sila tumitigil sa pamumunga. So, gumagamit tayo ng dalawang blender, ano? Para medyo mabilis natin. I think makakagawa tayo rito ng dalawang damahuana na ipeperment natin, ano? So, katulad nito, oh. Yan, medyo yan, malalaki itong bungang to. Ito yung process, no? Maganda ang kwan, ang Iraqi, oh. Ang maganda sa Iraqi, continuously, nabunga sila. Siya lang yung puno ng pigs. I have a 40 variety ng pigs, ano? And yung iba, namumunga, kaya lang hindi siya ganun karaming mamunga na continuously, ano? Pag nakapamunga ng isang derecho, titigil na siya. Hindi katulad nitong mga Iraqing to na talagang dire-diretso yung pagbunga nila, no? Siguro mga mamayang gabi, bukas ng umaga natin na ipeperment to, ano? Papatayin muna natin yung lahat ng mikrobyo, then titingnan natin kung anong ang sugar content at kung kulang dadagdagan natin ng sugar, ano? So, ang bricks nating tatargetin ngayon ay 22 lang. 22 lang para hindi ganong matamis, ano? So, 22 bricks yung target natin. Ito, nagaganda, oh. Gaganda ng bunga ng Iraqi. Nakakatuwa. Ang bunga ng Texas Blue, maganda rin. Malalaki rin siya. Kaya lang, tumitigil siya ng pagbunga. So, ito, kuha na natin. Medyo lalagyan natin ng konting tubig para blend siya, no? Para madurog ng husto. Ito na. Itong kabila, no? Napakalapot ng kwan ng dinurog na pigs, ano?
kahit pa nilalagyan natin ng konting tubig para gumalaw siya. Parang ang sarap gawing jam. Sabi ni attorney, gagawin daw niyang jam. Sabi ko, teka, manguha ka ng para sa iyong gagawing jam. Ito ay para sa aking wine. At tingin ko napakasarap na wine at saka napakasustansya, no? Ako nga pala hindi gumagamit ng tinatawag na distillation, ano? Kasi pag gumamit tayo, nag-distillate tayo ng ating wine, mawawala yung mga nutrients niya, no? Mamamatay yung nutrients kasi distillation means heating. Heating, turning that liquid, that wine liquid into a steam, then converting it again into wine. Yan, ganyan siya, no? So, mas matindi ang nutrients kapag hindi mo siya iinitin, ano? So, then fermentation lamang ang gagawin natin, ano? Wala yung distillation after fermentation. Ayan, no? So mamaya ipakikita ko ulit sa inyo yung naprutos natin na peat moss, ano? Yung ready na for fermentation, ano? Pero ito sigurado bukas. Bukas natin siya i-ferment. Ipakikita ko rin sa inyo kapag sisimula natin i-ferment siya, no? Hanggang dito na lang at bibigyan ko ulit kayo ng updates regarding dito sa ginagawa kong pig wine, ano? Thank you very much at magandang hapon sa inyo lahat.